Morning guys, it is our day 4 here in Boracay. Magsa-swimming muna tayo ngayon, 8 o'clock na ng umaga ngayon. And after ko mag-swimming, siguro by 9:30, magbe-breakfast tayo. And by 12 o'clock, check out na tayo dito sa Belmont. So, later na lang. Few moments later. Hey guys, I'm finally checking out dito sa Belmont Hotel Boracay. Grabe, sobrang ganda ng stay ko dito. Sobrang pleasant. Sobrang bongga nung buong stay ko dito sa Boracay. Kasi number one, yung hotel, sobrang ganda, sobrang linis. Malaki yung room, though in-upgrade naman kasi nila yung room ko. Kaya malaki talaga yung napunta sa akin. Kaya ayun, bongga siya. And then, ang pinaka nagustuhan ko talaga dito sa hotel na to, yung mga tao, yung mga staff nila, very, very, very welcoming, very hospitable, very courteous. Pag nakakasalubong ka nila, talagang babati at babati sila sa'yo ng good morning, maayong adlaw, ganon. Tapos, walang exemption yon from the front desk, guards, yung mga maintenance, dun sa restaurant, lahat ng tao dito, lahat ng makasalubong mo, talagang very pleasant ang pagbati nila sa'yo. Kaya parang na-feel ko tuloy dito na at home kasi parang tanggap na tanggap ka nila dito sa hotel na to. So yun naman ang maganda dito. Kaya if ever na mabigyan ulit ako ng chance na makabalik dito sa Boracay and sana kasama ko na yung family ko, talagang dito kami magsistay. Pipiliin at pipiliin ko pa rin talaga ang Belmont Hotel Boracay kasi yung hospitality ng mga tao dito, ibang level, like 20 over 10. Ganun talaga siya kalala. Kaya ang saya-saya lang kasi nare-relax ka na sa paligid mo tapos ang babait pa ng mga tao na makakasama mo or mga makikita mo dito sa hotel. So yun ang talagang pinaka-edge for me nung Belmont Hotel. Aside sa napakaganda ng hotel nila, malinis and tahimik, syempre nasa Nuku siya, wala siya dun sa White Beach, eh yung mga tao talaga ay the best. So special thanks to Miss Frances of the front desk office, si John Mark and Nico of the restaurant, talaging nagsiserve ng food sa umaga, sobrang sarap, thank you so much. And sa mga hindi ko na mention, yan sila Kuya Guard, yung nag-tour sa akin, I just forgot the name. Thank you so much kasi mas naging bongga yung pagstay ko dito sa Belmont because of you guys. Pa-check out na ako pero magawa na ako ng review ngayon sa Agoda and try ko din mag-review sa TripAdvisor. Dalagang bibigyan ko sila ng highest score kasi walang exception yung services nila dito. Wala akong naranasang delay, wala akong naranasang inconvenience. Lahat talagang bongga ng service. So yun lang guys, 11:35 na ngayon. So 12 o'clock ako mag-check out. Naka-ready naman na yung mga gamit ko. Ayan, yung maleta ko. Naka-impake na yan. And yung laptop bag and yung personal bag ko. Naka-ready na. Ready na lang talaga akong umalis. At charge na lang ako ng phone. Though 12 yung check-out, by 1 o'clock pa kasi yung service. So, plano ko mga 12:30 na siguro bumaba. Okay lang naman siguro yun, no? So, yun lang guys. I'm very happy with my stay here in Belmont Hotel Boracay. And I'll definitely go back if ever man na bumalik ako dito sa Boracay. So, thank you Belmont Hotel Boracay for the great and pleasurable stay. Thank you so much. See you later, guys. A few moments later. To check out, guys, last view of the room. Again, this is the premier room of Belmont Hotel Boracay. Oh, I'm gonna miss this view. Look at this view. Yeah, that's my view every morning. Bye, bed. Bye, room.
A few moments later. Hey guys, arrived here in my second hotel. This is the Short Time Hotel in Station 1. So, lumipat na tayo dito sa bandang White Beach para naman madali nating mapuntahan yung White Beach if ever man na gusto nating tumambay doon or mag-swimming, naman. I actually booked the Short Time Hotel Annex, yung nasa Station 2, yung katabi ng D-Mall. Kaso, sarado pala yon. Lahat ng nagbubook doon, dinadala nila dito sa Station 1 para siguro makasave din sila sa utilities, ganun, sa mga expenses. And what's good is in-upgrade nila yung binukong room. So again, upgraded na naman tayo sa Belmont. Bongo yung pag-upgrade into premium room. Ito naman, I just book yung parang basic room lang with the basic amenities. Pero dinala nila ko dito sa Station 1 and in-upgrade nila yung room into deluxe room. So bigyan ko kayo ng room tour, guys. So here's the door. Ayan. Pasok mo ng door, the cabinet. May cabinet dito. Okay. So, meron silang pa-sleepers, safety deposit, meron mini fridge. I don't know if this is open or pwedeng buksan. Tanong ko na lang sa reception. Tapos, meron tayong mga hanger dyan. And then, wheelier. Yan. The TV. We have hygiene kit dito. Meron silang face mask, alcohol, water. Tapos meron silang provided na cups and safety reminders. Okay. Over here is our bed. Okay, ang ganda ng bed, no? Parang ganito ka na yung sa Belmont, no? So, ayan. Yan ang bed natin. Side table sa magkabila. Merong telephone, tapos nandito yung aircon. Okay, so yan, that's basically my room. Ganyan lang siya. So, very simple lang. Okay, so punta naman tayo sa bathroom. Fairness ha, ang linis. Ang linis dito. Yan, so here's the bathroom, guys. Okay. So, here's the sink. Meron ulit blower. Okay, towels. The toilet, and of course, my bidet. So that's very bongga. And nakahiwala yung shower area. And shower area din is sobrang linis din. Tapos meron din silang jeep dito. Okay? So that's it for my room tour, guys. Lagi ko nabubulol sa room tour. Nasasabi kong room tour. Okay. So yan ang ating room for the next few days. So bongga naman siya kasi nga, ang linis. And pwede na siya kasi sobrang lapit lang niya sa Station 1 and sa beach. Okay, so rest muna tayo for a bit, then labas tayo later dun sa bandang White Beach. Okay, bye guys! A few moments later. Hey guys, so we're finally here at the White Beach. Dito sa Philips Tienpong Hotel, which is yung Short Time Hotel. Sa tapat nila, meron silang restaurant and dito ako nakaupo ngayon. Ang name ng resto nila is Obama Grill? Is it Obama Grill or Bama Grill? Ayan. So, pwede kang tumambay dito. May mga upuan sila sa labas. Tapos, meron din sa loob. Ang sarap lang tumambay dito sa labas. No? Very comfortable. Tapos, ayan na yung beach. Okay. So, order lang ako ng aking daily coffee. Daily coffee talaga. Ayan. So, coffee lang tayo dito. And, makikinig lang tayo ng Spotify. Podcast ulit. Adulting with Joyce Brand. So, yun. Tambay muna tayo dito, guys. Guys, ako po lang tayo dito sa beach. Madilim na, pero mukhang maliwanag pa sa camera ko. Nagbukas na yung mga ilaw ng mga restaurants. Ito, nakaupo lang ako, nakatambay lang, muni-muni. Nakikinig lang ng inspirational music, relaxation, meditation ng music. Sarap po nga dito, kasi nakaka-relax talaga siya, guys. Saman ka lang may insan, or mawawala ang mga naramdaman or mga problema din.
moments later. Hi guys! Nakaupo lang tayo ngayon sa gilid ng Obama Grill. It's by the beach, by the way. So habang nakagmumuni-muni tayo, naisip ko order ng drinks. Nagpakuha ko ng menu and bongga naman kasi nakaano sila. Ang tawag doon, happy hour. So pag happy hour, buy one take one yung mga cocktails nila. So order ako ng mojito. This is her mojito, guys! Itong mojito na to, buy one take one siya. So isa pa lang yung dinala sa akin. Siyempre, alam naman dalawa agad. For only 190 pesos. So, dalawang mojito ka na for 190, di ba? Nasa Boracay ito. So, mura lang siya, guys. Hindi ko lang alam kung maybe dahil, you know, during the pandemic, nagbaba sila ng price or ganun talaga yung presyo nila. Yun ang hindi ko ma-sure. Pero right now, kung punta kayo ng Boracay, daan kayo dito sa Obama Grill kasi yung happy hour nila, parang 2 p.m. hanggang 8 p.m. ata. Eh, wala pa namang 8. Parang mga 7 pa lang. Or magsi-7. So, pasok pa ako sa happy hour. So, try natin yung mojito, guys. Sarap! Nasa lasa yung mint. Sarap, grabe. Namiss ko mag-mojito. So, enjoy mo na natin ang ating mojito. A few moments later. Hey guys! It's our fourth mojito. And so far, enjoy ko naman yung pagtabay ko dito sa Obama Grill. So, tamay na tayo sa tabi ng beach. That's the beach. I don't know if you can hear yung mga alon. Pero sobrang lakas and nakaka-relax niya. Kaya, sa kaka-relax natin, naka-apat na mojito na tayo. Ginagawa mo! Kasi yung mojito, di ba, naka-buy one take one. Kasi, as I said earlier, for 190, meron ka ng dalawa nito. Di ba? Pwede na. Kasi sa 200, you'll have 2 glasses of mojito. Apat na ako, so wala pang 400. Not bad. Nasa Boracay ka, beachfront pa, and ganito lang ka-affordable yung ano nila, yung drink. So, punta na kayo dito, guys. Obama Grill siya. Under Shore Time Hotel. Station 1 sa Boracay. Malapit siya sa Willis Rock. Yung pinapakita ko kanina. Okay, cheers, guys! Sarap. Hi, guys! So, naubos ko na ang ating 4th room dito. Hindi, 8 o'clock lang naman kasi sila dahil nga syempre pandemic pa ngayon, so hanggang ganun lang yung official hours muna ng restaurant and bar nila. So yun, okay na tayo sa 4 na glasses of mojito. Ang sobrang sarap niya. And I think I'm gonna end today's vlog na. Thank you guys for watching the day 4 of my solo travel vlog here in Boracay, and I see you tomorrow, guys. Bye!